Hoy, magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayan. Ngayong araw nito, pag-uusapan natin ang mga trending. Ang trending sa lipunan. At tulad nga ng ating sinabi, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. At ngayon nga ay umiinit. Umiinit po ang awayan ni Katapang. Sino ba ito si Katapang? Ito po yung ipinalit kay Bantag. Umiinit po yung kanilang balak-taktakan. Pag-usapan natin kung ano na ba nangyayari dyan sa kaso ni Percy Lapid. Kung ano na bang update dyan. Kasi nga, tulad nga ho ng video na inilabas natin kaganina, iba ho ang naaamoy ko. Iba talaga ang naamoy ko at feeling ko ito ay parang diversion. Diversion ng ilang kapalpakan ng ating gobyerno pagdating sa pag-handle ng ibang mga kaso. At ginagawang diversion ito. O, panoorin natin ha. Pasok. Tinanggi ng Bureau of Corrections OIC Gregorio Katapang ang akusasyong nagtatalaga siya na mga tauhan niya sa Bucor. Ang git ni Katapang, gusto lang niya ng reforma sa loob ng bilibid. Nasa front end balitang yan, Gary De Leon. Sa aking exclusive one-on-one interview kay Bureau of Correction Officer in Charge Gregorio Katapang, sinagot niya ang ilang kontrobersyang kinasasangkutan ng ahensya. 11 days pa lang siya sa pwesto, pero desidido raw siyang ireforma ang Bucor. Reform mode ako. Babaguhin natin yung sistema kasi part yun ng reforms at saka doon na isisingit yung mga epektos. Kabilang sa mga gustong baguhin. Alam mo, natatawa nga ako di ba, nung isang araw, nakahuli sila ng napakaraming beer, napakaraming alak, ganun. Tapos keso pinagmamalaki nila, million daw ang presyo nun dun sa loob. Parang sabi ko, totoo ba? Hindi na dapat pinagmamalaki yun. Kasi sana kung ang ipagmalaki natin, kung maraming nakuling mga pinagbabawal na gamot, oo, bawal din po yung beer sa loob. Siguro naman, hindi dapat nakakapagpasok. Pero parang napakababaw naman noon para lang sabihin na okay, di ba? Magaling, ganun na kaagad. Hindi ho yun ang basihan ng maayos na trabaho. Yung nahuli mo lang yung mga beer at ilang mga parepernalya dyan. Hindi, mas malalim pa po ang problema dyan sa Bucor. Ito, walang biro ito ha. Meron talaga akong alam dyan kasi meron akong kakilala na galing dyan sa loob na talagang medyo iba ang kalakaran na ngayon dyan. Iba na daw ang kalakaran na keso palakasan at talagang merong mga involved na matatawag ba nating official o otoridad? Parang ganon. Hindi man natin masasabing umaabot na official kasi nung kay Bantag, medyo mahigpit daw talaga. Yun ang kwento sa akin ha, mahigpit daw talaga yung nung panahon ni Bantag. Although, minsan may mga nakakalusot na mga gwardiya, di ba? May mga nakakalusot daw na ganun-ganun. Sabi ko nga, mahirapan talaga. Alam nyo kung bakit? Ang laki po kasi talaga niyan. Sabi ko nga, kawawa talaga yung ano dyan. Ito ha, in fairness naman, kawawa po talaga yung mga ano dyan ha, yung mga jail guard. Kasi ano sila overpower, sabi na natin sobrang dami. Punong-puno ho yan nakapasok na ako dyan. Nakapasok na ako dyan, grabe ho dyan, punong, parang community na yan Ang totoo ha, sobrang dami nila. Para na silang community na may kanya-kanyang bahay, may kanya-kanyang ganyan ho dyan. At overpower ho yung number ng mga gwardiya dyan. Kaya tama yung ginawa ni Pangulong Duterte noon, di ba? Nilagyan niya ng SAP, nilagyan niya ng kung ano-ano. Para talagang mapigilan yung anumang mga nangyayari dyan. Which is nangyari naman talaga nung panahon ni Bato at saka ni Bantag. First, choice ni Pangulong Duterte yan si Bantag Tao ni Pangulong Duterte yan Di ba dati? Na talagang napigilan. Kaya, ang daming nagalit sa kanya. Ang problema natin dito kay Katapang,
yung mga questionableng inilalagay o ibinabalik. Sabi niya nga dito, ha, pakinggan niyo na maigi, ha. Kasi sabi ko nga, siguro kung sinundot pa ng konti ng reporter to, parang hindi sinundot eh. Parang press release ang labas eh. No. Hindi niya direktang sinabing hindi niya in-appoint yung tinutukoy ni Bantag na opisyal na may kaso sa ombudsman. Hindi niya sinabing, "Oh, wala na 'yon, hindi ko na nilagay, hindi ko na ibinalik 'yon." Wala. Ang sinabi lang, yung mga may kaso, di na natin inaano, pero tingnan nyo, pakinggan nyo yung sagot. Katapang ay pamamahala ng mga supply ng pagkain ng mga preso. Hindi raw kasi malayang ginagamit ito para maipuslit sa loob ng bilibid ang mga kontrabando. Gaya naman na sabat kahapon na may higit 7,000 beer in can, sandamakmak ng mga patalim at baril. Kaya munghain nga raw ng Department of Justice. Tingnan nyo. Sandamakmak na. Gaya naman na sabat kahapon na may higit 7,000 beer in can. Ilang libo na beer in can? Sandamakmak ng mga patalim at baril. Oo. Oh. Kaya mungka... Sandamakmak na... Sandamakmak ba yan? Parang isa lang yan. Kaya nga raw ng Department of Justice, Bucor na rin na mamahala sa supply ng pagkain. Pero sabi ng Bucor Chief OIC, that will take a lot of manpower na naman. Eh, kulang na nga kami sa tao, ba't pa kami ahawak ng pagpapakain ng preso? So, nauna nang binanggit ni Katapang ang posibilidad na may sabuatan sa Bucor at Bureau of Jail Management and Penology para magpuslit. Kabilang din daw sa iimbestigahan ni Katapang ang ginawang paglipat ni suspended Bucor Chief Gerald Bantag sa ilang tauhan ng BJNP papunta sa Bucor. Ilan daw sa kanila mga jail officer entry 1 lang sa BJNP na may monthly salary na 25,000 pesos pero naging chief inspector sa Bucor kung saan nasa 62,000 pesos o higit doble ang naging sahod. O nga, nakakapagtaka yung mga ibang pumunta dito, ang ranggo lang major. Nung umalis dito, general na. Magkaiba yan. Kaya pag kumuha sila... So, eto na. Nagkakahukaya na ho sila ng akusasyon. Eto naman, may inaakis si Katapang na parang may mga inaangat. Diba? Pumasok as major, lumabas as general. Kasi nga, dahil dun sa sahod. Ang rango dito na hindi naman talaga na formalize sa civil service. Pagbalik nila sa mother unit nila, they will return back to their former ranks. Sa isang panayam kay Bantag sa programa ni Anthony Taberna, giniit niyang si Katapang ang makikinabang sa nangyayari sa kanya. Makikinabang din daw ang mga tiwaling Bucor official na ibinilig umano ni Katapang sa Bucor. At higit sa lahat, makikinabang daw ang mga drug lord na galit kay Bantag. Nang tanungin ko naman kanina si Katapang, ang sagot niya, wala akong taong inilagay dito. Eh, naka-floating naman yung mga officers ko nung dumating. Kita niyo? Wala akong nilagay na tao dito. Naka-floating naman. Totoo naman. Naka-floating yung may mga kaso. Okay, kasi may mga kinasuhan eh, 'di ba? Ulitin natin na yung binabanggit ni Bantag na si Angie, nakasuhan 'yon. May nakita akong balita na ang alam ko, ha, nakita ko sa balita parang napatunayan, pero eventually binawi din. Ibig sabihin, hindi ho talaga convicted. Oh. Linawin natin 'yon, ha, para at least malinaw sa atin. Hindi ho convicted. Although sila ho ay floating. Ibig sabihin, meron ho silang problema. Okay? Meron ho silang, ewan ko kung anong iniintay, bakit floating. Mahilig talaga sa float itong mga ito. De, biro lang, ha? Pero totoo eh, floating yung kanilang status. Ang sagot niya dito, floating sila eh. Oh, floating sila. Binalik ko lang. Tapos pinacheck ko. Binalik ko lang. Floating sila, ibinalik ko lang. Mo, makikinabang daw mga drug lord na galit kay Bantag. Ano? Nang tanungin ko naman kanina si Katapang, ang sagot niya, wala akong taong inilagay dito. Wala akong taong inilagay dito. Ibig sabihin, from the outside ipinasok ko, wala. Pero naka-floating naman yung mga officers ko nung dumating sila eh. Ibinalik ko lang. Tapos So tama si Bantag. Gets niyo? Naka-floating lang yung mga officers niya. Kasi nga, may kaso eh, di ba? Binalik lang niya. So, ganun din yun. Tama, mali. Di ba? Yun yung inaano niya eh, na sinasabi nga,
wala naman ako ipinasok galing sa labas. Wala nga. Mga floating dahil may mga kaso. Binalik ko lang, sabi niya. Pina-check ko kung may mga pending case ito sa ombudsman o whatever, whatever impediments. Sabi ko, pag may impediments, don't appoint. Diba? Don't appoint kasi i-clear niya muna. Dagdag pa ni Katapang, aalamin niya ang katotohanan sa mga biglaang pagkamatay ng mga inmate dahil sa COVID-19. Yung mga COVID-related cases, kung talaga bang nagka-COVID ito o ano nangyari, diba? We owe it to their family na malaman kung anong katotohanan. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Ay nako. O, sabi pa dito, ikaw ba sir, naniniwala ka makapag-imbak ng ganoon karaming beer can? Hindi, bakit ka mo manghayok sa alak ang nasa kulungan? Kaya yan palabasin Katapang ko, lakohan yan. Hindi, kasi ito hindi ko naman siyempre ano, hindi ko naman sinasabing kasinungalingan yung kaagad. Kasi that is a masyado namang akusasyon o judgment yun na. Kasi marami nga nagsasabi, parang kalokohan naman yung ganung kadaming beer na lumabas, na kesyo daw, parang binili lang, tapos sinabing, ito nakuha namin. Kasi hindi naman makakapagreklamo yung mga nasa loob, nasasabihin ng mga nasa loob, hindi totoo yan! Hindi totoo yan mga beer na yan! Diba? Kaya nga medyo may pagka-weird. Bakit? Beer. Beer yung nahuli. I mean, kung meron talagang nahuhuli dyan, usually, yung mga droga, di ba? Yan o talaga yung problema dyan . Hindi o yung beer. Para lang siguro masabing merong ginagawa, pagbabagong ginagawa sa jail, kunwari may huli-huli silang beer. Yun ang sinasabi nung iba. Hindi ko sinasabing yun ha. Kasi mahirap naman ako, hindi ko naman magibibintang ng walang pruweba. Kasi wala pa naman pruwebang ganun . Kaya nga alam nyo, di ba kaya nga nila sinasabi, bakit ba sa kulungan kumukuha ng mga pumapatay, di ba? Kasi nga, wala naman choice sa mga yan, yung mga nasa loob. Pag sinabi sa kanila ng lumabas ka, yariin mo ito. O kung hindi, ikaw ang yayariin namin. Wala na ho silang choice, hindi ho sila makakapagsumbong. Maniwala ho kayo, napakahirap. Meron niya akong mga kilala dyan na talagang inaabuso pa sexually. At ang mga umaabuso, mga opisyal. Ayun, totoo. Talagang buti na lang, meron akong kakilala dyan na hindi pumayag. Kasi ang intimidation ng ang ginagawa dyan sa loob. I-intimidate ka. Pagka na-intimidate ka at pumayag ka, wala ka ng choice, di ba? As in, yari ka. Pero pag hindi ka naman nagpa-intimidate, okay lang, hindi ka naman nila gagalawin talaga, di ba? Kaya lang, nakakalungkot kasi sa Pilipinas, sobra na nga yung politika sa loob ng gobyerno natin. Sobra na nga yung politika dyan sa Malacanang, di ba? Ngayon nga, bulong-bulungan na lang, tapos ka na . Pag napagbulungan ka o kaya na road tag ka o Rodriguez tag, di ba? Talsik ka sa pwesto mo. Tapos pati ba naman sa kulungan, ganyan na rin ang mangyayari. Pangit naman yan. Di maganda. Alam nyo, wala tayong magagawa. Ano sasabihin ng presidente dyan? Ba't ano ginagawa ng presidente? Kaya na ng mga polisyang, kaya ng Bucor yan. I will just get in the way.